So ngayon, nandito tayo para pag-usapan ang mga nabago noong mga panahon ng Amerikano. Ohohoy, Bugoy! Nung mailipat ng mga Espanyol sa mga Amerikano o Pilipinas, pinairal kaagad nila ang isang pamahalaang militar. Inatasan ng Pangulo ng United States si General Wesley Merritt na panungkulan sa Pilipinas bilang unang gobernador militar. Pinigyan si Merritt ng kapangyarihang tagapaghukom, tagapagbatas, at tagapaganap. So, si Wesley Merritt ang kaunang pamahalaang militar sa Pilipinas. Pinigyan siya ng tatlong kapangyarihan. Unang-una, tagapaghukom. Ang tagapaghukom, siya yung judge, parang yung pinapagtupan. Tapos yung tagapagbatas, siya naman yung mga gumagawa ng batas. Tapos yung mga, ang mga tagapagganap, sila naman yung nanguhuli sa mga hindi marunong sumunod sa batas na ginawa ng tagapagbatas. Ngayon naman, ang ano naman natin ay mga patakarang pasipikasyon. Nagpatupad ng ang mga Amerikano ng mga patakaran at batas upang masumpin ang diwang makabayan ng mga Pilipino. Nakasaad sa mga batas ito na ito ang puspusang pagtutugis at nagpapataw ng mabigat na kaparusahan sa mga Pilipino nagsusulong ng nationalismo. So, yung mga Amerikano, ayaw nila na mahalin natin ang kultura natin. Gusto nila mahalin natin yung kultura nila. Stage, ang mga, ito nga pala yung mga batas na mga ginawa nila. Sedition Law ng 1901 o Act Number 292. Brigandage Act ng 1902. Reconstruction Act noong 1903 at saka Flag Law ng 1907. Ito yung mga sinabi ko, ayun yung mga batas na ginawa ng Amerikano para hindi natin mahalin kultura natin, para mahalin natin ang kultura nila, para hindi tayo maging nationalist. Ang pangatlong itinulot ng Amerikano na bago ay ang pamahalaang sibil. Ito ay dahil sa tulong ng Sioux School. Ito ay pinagtibay ng Kongreso ng Amerika. Ayon dito, ang Pangulo ng Amerika ay bibigyan ng kapangyarihan magtayo ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. Naging dalawa ang kapangyarihan na hawak niya, ang ehekutibo o tagapagganap at legislatibo o tagapagbatas. Dati, dito dati may pamahalaang militar, si Wesley Merritt ang namamahala doon. So, lahat ng power meron siya. Meron siyang tagapagbatas, tagapaghukom, at saka tagapagganap. Yung tatlong yun, pinaghiwalay-hiwalay ng gamit ang pamahalaang sibil. Ang hiniwalay-hiwalay niya ay yung ehekutibo at saka yung legislatibo or tagapagganap at tagapagbatas. Ang pang-apat na bago ng paghatid ng mga Amerikano ang mga patakarang kooptasyon. Kooptasyon, sa pilitang maging bahagi ng grupo o pang-apat. Kaya yung ginawa ng mga Amerikano noon para pagtiwalaan natin sila, kaya pagyakapin natin yung mga sila. Kasi kaya natin, kaya para pag
sila. Kasi noon, kung sinagot tayo ng Espanyol, parang binubulin nila tayo. Pero, kaya yung mga Pilipino na wala na ng katiwalaan sa mga ibang bansa, kaya nila ginawa ng Amerikano ang cooptation. Kasi ayaw tayo pagtiwala, ayaw natin sila pagtiwalaan nung dumating sila. Kasama rin sa cooptation ang pagbabago ng sistema ng edukasyon. Dati kasi, noong panahon ng Espanyol, nagpapagawa lang sila ng mga pamalaan sa mga siyudad. Kaya, nung dumating nung mga Amerikano sa Pilipinas, nagpagawa sila ng mga paaralan sa maliliit na bayan. O kaya mangupahan sila sa mga bahay para lang gawin paaralan nila. At kasama din sa kooptasyon ang pagbubukas ng paaralang pagpublito. Noong panahon ng Espanyol, kasi yung mga mayayaman lang ang mga nakakaaral. Nung dumating na ang Amerikano, libre na lang pag-aaral. Ang gagawin mo na lang, punta ka sa school para makapag-aaral. Kasi yung mga mahihirap, di nila afford din pera kasi mahal. Kaya nung dumating ng mga Amerikano, patayo sila ng paaral ng publiko. Isa rin ang pagtatag ng mga koleyo at universidad. Naging daan ng edukasyon at kasanayan ng ang guro sa bansa. So, nasanay na sila na magturo kasi mas naging mahaba yung experience nila na magturo sa mga tao. Kung dating elementary lang tinuturo niya, ngayon may high school, college, kaya naging professional na sila. Dito nagkaroon pagkakataong magpag-aral ang mga Pilipino ng medisina, abogasya, inenyera, agrikultura at komersyo upang makatulog sa kaunlaran ng bansa. So, yung pagtatag ng kolehiyo at universidad, nakatulong rin sila para makatulong sa kaunlaran ng bansa. Dahil doon natutunan ng mga ibang tao yung maging doktor, maging abogada, maging inyonyero, maging komersyo, magaling sa komersyo, para maging magaling sila sa lahat ng yun. Nagtatag ng kalinisan at kalusugan ang mga Amerikano. Naging daan ito upang maitatag ng mga Amerikano ang lupon sa kalusugan ng bayan, o Board of Public Health. Nagka-edukasyon ng mga Pilipino na malaman natin para kung paano malinis ang kapaligiran. Kasi kung dumi ang kapaligiran, daming chance na magkasakit tayo. Isa rin dito na nagpadala sila ng mga makabagong gamot ang pagkalat ng nakakawang sakit. Nagpadala sila ng gamot para gumaling tayo pinipino kasi hindi kung walang gamot, hindi tayo gagaling. Nagkakawawa tayo, kaya pwede tayo may chance na mamatay. Nagpaunlad ng transportasyon at komunikasyon. Pinaunlad ng Amerikano ang Pilipinas noon pinaunlad ng Amerikano ang transportasyon ng Pilipinas noon at pinaunlad nila ang ating daan at tinagdag sa atin ang mga tulay kasi dati lubak-lubak yung daan noong wala pang Amerikano. Pero tumating na sila, paggawa sila na ng daan. At
para mapadali ang transportasyon o kaya madali makapunta sa mga ibang lugar. Nagkaroon rin ng automobil o kotse, truck, bus, train at aeroplano. Noon, ang kotse lang natin or transportasyon ay kalesa lang. Pero nung dumating ang mga Amerikano, nagkaroon ng automobil, truck, bus, train at aeroplano. Ayun ang mga ginamit natin nung panahon ng Amerikano para mapadali ang transportasyon. Kasama ng pag-unlad ng transportasyon ang komunikasyon. Pinakilala sa atin ng mga Amerikano ang makabagong komunikasyon. Ang pinakilala natin sa atin ng mga Amerikano ang telepono, radio phone at telegraph. Dahil yun sa mga sinabi ko kanina na radio phone ay telepono pala radio at radio phone at telegraph, dahil doon napadali ang ating komunikasyon. Kasi kung dati kasi sulat lang, pero ngayon pinaudlan na ng Espanyol, Amerikano pala, para mas magpadali ang ating communication. Ang mga dulot na pagbabago ng mga Amerikano ay pagbabagong pagkabuhayan ating mga Pilipino. So narito rin ang mga uri nito ay malayang kalakalan, pagpapaunlad ng ekonomiya, pumamay-ari ng lupa at ang pananim at sakay. Mga kalakalan. Itinatag ang batas Payne-Aldrich upang ibenta natin ang mga kalakalan natin sa Amerikano. Maliban lang sa bigas. Naging lugi tayo doon kasi hindi natin ibenta ang mga kalakalan natin sa mga ibang bansa, tulad ng China, England at mga iba pang bansa na pwedeng pagbentahan. Tayo mga Pilipino, pag nagbenta tayo kunwari sa Amerikano, nagbenta tayo sa kanila, may 100 pesos yung products mo. Pag binili mo ng mga Amerikano, magiging 80 na lang kasi may buwis pa. Eh sila naman, pag bumili tayo sa kanila, walang buwis. So kunwari 100 yung product, 100 na yung babayad natin. Kaya tayo malubi. Pag-unlad ng ekonomiya. Upang mapag-aralan ang kabuhayan sa Pilipinas, nilikha ng asamblea ang konbansyang sanggunian sa kabuhayan o National Economic Council. Ang pangunahing tungkulin nito ay magsaliksik at magpayo sa pamahalaan tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kabuhayan at pananalapi, pagpapahusay at pagpapatunlad ng mga industriya, pagpaparami at pagpapaiba-iba ng pananim at ani. So, yung mga Amerikano, nagpapayo sila ng mga pabrika at ang mga makinarya. Tapos, yung mga yon ginamit natin para mapadali yung pag-ani ng mga palay, asukal at abaka. Yung mga yon, yung mga asukal at saka abaka. Tapos, yung mga Amerikano, nalugi na naman tayo sa kanila. Kasi, yung mga pwede lang natin ibenta sa kanila ay mga palay, asukal o abaka. Yung mga Amerikano, lahat, madaming produkto as dami as gusto nila.
So, nalugi na tayo kasi unti na nga lang yung mabibenta natin, sila madami pa. So, lugi tayo. Pamamay-ari ng lupa. Noong panahon kasi ng Espanyol, kunwari, sa yung akin yung lupa na yun, nagkaanyo ako. Nung dumating yung Espanyol, hindi na ako yung pamamay-ari nun. Parang inangkin nila na sa kanila yun. So, nung dumating yung mga Amerikano dito sa Pilipinas, binigyan nila tayo ng chance para magtanim. Gumawa sila ng law na tinatawag na homestead law para yung magkakaroon ka ng 25 hektaryang lupa, natatanayman mo sila, pero nari, lumaki na yung mga tinanim mo, ikaw magbibenta nun, hindi sa pamamay-aring Amerikano. Pero, bago mo muna maging sa'yo yung lupang 25 hektarya, kailangan mo muna na torrent title o sertipiko ng pagmamay-ari para maging sa'yo yun. Kasi kung wala ka nun, pwedeng mauli. Ang pananim at sakahan. So, nung, di ba, dati, nung nagtatanim kasi tayo, wala pa tayong makinarya. Dumating yung mga Espanyol, ay yung mga Amerikano pala, para magkunlad tayo. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng makinarya, kasi lang mga gamot. Gumawa sila ng mga traktora at yung mga gamot para mapaunlad pa natin yung mga pagkaani natin para mas dumami. Kung dumami yung pagtatanim natin, edi mas marami tayong mabibenta. Mas madaming chance na umudlad yung bansa natin gamit sa pagbibenta ng mga inani natin. Kaya yung mga Amerikano, nagawa sila makinarya para upang makadali ang mga pananim natin noon. Pagbuo ng mga lungsod. So, yung dati kasi, kunwari, ang Pilipinas, iisa lang ang bayan nila. Yung isang bayan na yun, gumamit sila ng sona upang mapaghiwalay-walay. Gumawa sila, kunwari, itong Rizal, gumawa sila ng mga lungsod doon para magtunlad yung bayan na yun at para maparami pa ang ibang mga grupang mga tao. So, mga pagbabago sa pananamit, pagkain at iba pa. Yung dati kasi, pananamit natin noon ay ang mga yung mga babae, sanay sila sa mga saya. Tapos, yung panahon naman ng Amerikano, ang mga suot na nila ay mga bestida o kaya nakasuot na rin sila ng mga sapatos na may mataas na takong or meron din silang hat na handbag. Dati, balot na balot tayo, pero nung dumating mga Espanyol, medyo hindi na. Yung mga lalaki naman, suot naman nila yung mga polo shirt at kurbata naman ang kasuotan ng mga lalaki noon. Dati, suot nila yung mga barong, ngayon naman polo shirt na nung dumating yung mga Amerikano. Kaya medyo di na tayo naging nasunod sa mga kasuotan natin. Medyo sila na. Kasi yun yung mga pinili natin. Naging parang isip kolonyal na sila. Isip kolonyal. Noon, tayong mga Pilipino, gusto natin yung mga gamit galing sa Amerikano at mga iba pang bansa. Kaya, hindi magpagkain, mga inumin, yung mga gamit, yung mga bag, sapatos, damit, lahat galing sa mga ibang bansa.
hanggang ngayon ay pa rin yung mga gusto natin. Kaya yung mga tao ngayon hanggang ngayon, isip kolonyal pa rin. Ako po si Alter Zaki R. Obrero, nagdudulat tungkol sa pagbabago ng pagsasakop